ipon at sambahin ang pohon. Magdiwang tayo sa ating devosyon, murihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggi ng dalangin at pagsabo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang loob ng katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natatanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan ang naglaho ang kanilang pangalan para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginawa'y hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon. Nananatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin
awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't magawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tinignan ang lahat ng bagay doon. Lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibhasa ay gabi na noon, kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tignan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi ay mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa sa iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi, ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sino mang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buwat nooy umanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa kanyang turo.
Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kilaumagahay pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tignan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig ka sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya. Ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pangalan, sa panalangin, manalig kayong matatanggap na ninyo yon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y nananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkakasala sa inyo upang ipatawad din naman niya ang inyong naman ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Nakatitiyak po ako na karamihan po na nagpupunta rito ay may kanya-kanyang bit-bit na pinagdadasal. Pumupunta tayo kay Jesus dahil meron tayong pinapakiusap o pinagdadasal sa Kanya. At ang ating panalangin ay ang pinagdadasal natin ay magkaroon ng katuparan. Sa Ebanghelyo po natin, habang kausap po ni Jesus ang kanyang mga alagad, pinaalalahanan po ni Jesus at ginamit ang pagkakataon na turuan sila. At nasabi ni Jesus, kung ikay nananalangin, kailangan confident ka din. Confident ka saan? Na alam mo na pag nagdasal ka sa Diyos, alam mong hindi Kanya pababayaan. May tiwala ka sa Kanya. At ito po ang inihingi lagi sa atin ni Jesus, na magtiwala sa Kanya at manalig. At hindi ba ganun naman kung buo ang pananalig natin sa Diyos, siya lang sapat na. Wala na tayong kailangang ibang hanapin o gawin, kundi ang ating pananampalataya sa Diyos ay sapat na. Hindi na natin kailangan ng kung ano-anong pampaswerte. Kasi kung buo ang tiwala natin sa Diyos, alam niya na tutugunin niya ang ating pangangailangan. Minsan ang Diyos naman, hindi naman sakto ang sagot sa atin. Yung hinihiling natin, minsan hindi niya binibigay kung ano ang pagkakahingi natin. Sobra pa nga kung magbigay ang Diyos. Kahit kailan hindi kulang magbigay ang Diyos, sobra. O kung hindi, much better option ang andog ng Diyos sa atin. Pero magandang paalala sa atin, pag nagdadasal tayo, may tiwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan, na hindi niya tayo tatalikuran, at alam natin na nakikinig ang Diyos sa ating mga hinaing. Alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan at hindi ho siya bingi sa atin. Siya po ay nakikinig. Kailangan lang natin magtiwala ng buo sa Kanya. Lumalim ang ating pananalig sa Kanya. Kaya maganda rin po no, sa pagtitipon natin ito
na hilingin din natin sa Diyos. Kung may pag-aalinlangan minsan sa puso natin, hilingin natin, Panginoon, palakasin mo ang aking pananampalataya sa iyo. Turuan mo ako na magtiwala sa iyong kabutihan. Ikaw lamang, Panginoon, ay sapat na ho sa akin. At ito po ang panalangin lagi ng lahat ng deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Lubos ang tiwala at pananampalataya sa Kanya. Sinasambit natin lagi, Panginoon, ikaw lamang ho ay sapat na po sa buhay ko. Wala na akong kailangan. Wala na akong kailangan. Ikaw lang, Panginoon, at lubos akong mananampalataya at magtitiwala sa iyo. Si Jesus po ang ugat ng ating lakas bilang mga Kristiyano. Sa Kanya tayo humuhugot ng lakas, lalo na kung may mga panahon na napanghihinaan tayo ng loob. Kay Jesus po tayo lumapit. Kay Jesus kumapit. Kaya po magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo natin ngayon na ang tao buo ang tiwala kay Jesus. Buo ang pananalig sa Kanya. Hindi nag-aalinlangan. Alam niya na matatanggap niya ang Kanyang pinapanalangin sa panahon na iniukol ng Diyos sa atin. Kaya po, ang tao din nagdadasal, marunong din pong maghintay. Hindi ho naiinip. Marunong maghintay ang taong may pananampalataya at nananalig sa Diyos. Kung may pinagdadasal ka at yung sa sinasabi mo, Lord, ang tagal-tagal naman, hayaan mo na lumalim din ang pagtitiwala mo sa Diyos. At ang taong malalim ang tiwala sa Diyos, marunong maghintay. Because God answers our prayers in His own proper time. Hindi po sarili nating oras, kundi sa oras na best fitted ng Diyos para sa atin. Kaya kung may pinagdadasal ka na ng matagal, huwag mawalan ng pag-asa. Magpatuloy, huwag manghinawa, sabi nga natin. Huwag panghinaan ng loob. God will answer your prayer in His proper time. Kaya po ito yung magandang paalala sa atin, no? Bilang mga Kristiyano ho ngayon. Unang-una, ang palalimin ang ating pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang poong Jesus Nazareno ay sapat na sa atin bilang deboto. Wala na tayong kailangang iba. At matuto na magantay sa pagtupad ng Diyos sa ating mga panalangin. Yan po ang taong may malalim na pananampalataya at tiwala sa Kanya. Kaya ho, imbitasyon sa atin, laliman ang ating pananampalataya at pagtiwala sa Kanya. Sapagkat si Jesus, para sa atin, sapat na, wala nang iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinibigay ang Kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likain niya ang ating mga puso at isip ng pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa Kanyang mga batas. Ating bigkasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa Kanyang mga batas, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ang kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang aming mga panalangin na inaalay sa iyo nang may pananampalataya. Makilala nawa namin ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo, ang iyong anak at aming tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ang masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Langit
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag ho natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oo, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iyalay, ang lahat ay bibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Samukot
mahal na poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan ko ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niya po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko. Samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong na ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim ng Nazareno, sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Sa darating na June 17, 2023 Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya
na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staffs ng parokya para sa mga detalye. Patuloy pa rin pong pinalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo ng mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay, ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nazareno, nilulwalhati ka namin.